A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Bilang pagpapatuloy sa ating naumpisang pag-aaral patungkol po sa tinatawag na business transaction in Islam. So, inumpisa natin sa pamamagitan ng pagbigay ng definisyon. Lipat naman tayo sa another subject, mga brother. Ito na yung elements of sales. Elements of sales, sales process. O di kaya pillars of sales. Ito na yung pinaka-importante sa lahat. Bago maganap ang bentahan, kailangan malaman to. Kasi ito yung pinaka-elements ng sales. Ito yung haligi ng sales. Ito yung pillars ng sales. Kapag wala ito, hindi matutupad o hindi magiging. Ngayon, maaaring makabasa kayo sa mga Islamikong aklat. Maraming malawak ang pagkapaliwanag nito. Pero ang ginawa na lang natin is kung ano lang yung pinaka-basic na pangangailangan dito. Pinaka-common na lang na mas madaling maintindihan. Okay. Ang sales, mga brother, yung elements ng sales, o di kaya pillars of sales, is tatlo lamang. Haligi ng bentahan ay tatlo. Unang haligi niya is, sa wikang Arabic, tinawag na al-akidan. The two contracting parties. Sino yung two contracting parties? Buyer and seller. So yun yung two contractors. Pinagsama na lang natin ito, hindi natin pinag-iwalay. Ang tawag nila doon is contracting parties. Pangalawa is al-makud alay. Ang ibig sabihin al-makud alay is yung subject matter of the contract. Ano yung subject matter ng contract? Ang subject matter ng contract is ano? Presyo at saka yung items. Ano pa pag-uusapan natin? O, di ba? Bro, bibili ako ng tinapay. Ito yung subject matter. At saka ano pang kasama niyan? Yung pera. Yan, ang subject matter, item at saka pera. So, yan yung pangalawang tawag doon, haligi ng bentahan. Ang pangatlong haligi ng bentahan is yung sigatul akad. Ang ibig sabihin ng sigatul akad is yung form of the contract. Yung form ng contract. So, ang form of contract ay maaring nahati ito sa dalawa. Form of contract. Anong ibig sabihin ng form of contract? Yung ano yung ginamit na form sa kontrata. So, merong dalawa. Una is express, verbal. Pangalawa is yung action. Action mismo. Tandak. Okay. Dito tayo sa sigatul akad, yung form of contract, ito ay nahati sa dalawa. Una is yung tinatawag nila sa English na sa Arabic, sigatul kawliya. Sa Arabic yung termino niya. So, sa English, ito yung express contract. Yung verbal na contract. So, sa legal, ito yung standard and formal business agreements. Ito yung standard sa lahat. Halimbawa, kung bibili ka ng bahay, ano yung pardon? Pirma, may sulat. Ikaw yung buyer, ito na yung nagbibenta. So, yun. Yun yung normal na kontrata is, ano? Yung tinatawag nilang express contract. Okay. So, tinawag din itong ijab wal kabul. Yung offer and acceptance. Bakit ko nasabing may offer and acceptance? Kasi, bro, ibibenta ko sa'yo ng 100 offer. Tapos sabi ni brother, okay, bilhin ko. Acceptance. Opposite. Meron ding opposite. Ako yung nagsabi ng ibibenta ko sa'yo ng 100. Sabi nung isa is, ang tawag sa maunang magsalita is, yun yung offer. Yun yung ijab. Ang pangalawang magsalita, yun yung kabul acceptance. Ito may dalawang uri. Katulad na sinabi ko, bro, ibenta ko sa'yo ng 100. Ako yung offer, no? Acceptance sa'yo, ano sabihin mo? Yes, bilhin ko. Minsan, siya yung magsabi.
Yung bibili. Bilhin ko yan ng 100. Ako may-ari, sabihin ko, okay. Di ba mayroong ganun nangyari, no? Kanina, is, ako yung nag-offer, no? Bibenta ko sa'yo ng 100. Sabi niya, okay, tinanggap ko. Ngayon naman, minsan siya na yung mag-offer. Sabi niya, bilhin ko yan ng 100. Sabi ko, oh, sige, kunin mo. So, ulitin ko, kahit baliktad yung dalawang yun, ang tawag pa rin sa mauna is offer. Tapos, ang tawag doon, yung pangalawa is acceptance. So, yun yung ijab wal kabul. Kadalasan, ang gamit lang naririnig natin sa offer and acceptance sa kasal. Pero, lahat ng kontrata meron nito. So, dito, yung ginagamit na salita, pagbenta, kanina ang gamit natin salita. Ngayon, yung pangalawa is yung gawa naman, gawa. Yung tinatawag nilang contracts formed by action or conduct. Yung nagkaroon ng kontrata o bentahan o bilihan sa pamamagitan lamang ng gawa. Nakalagay dito, presyo 100. Inuha ko yung item. Umalis na ako. Minsan wala pa akong sinabi, no? Meron bang ganun? At walang salita. Halimbawa, 100. Ang presyo. Sinaksak mo na yung item. Nilagyan ko yung kutsu. Umalis na ako. Nilagay ko yung 100. Meron bang salita doon? Wala? Wala. O di kaya pinaka-common na lang yung meron dyan, doon yung Pepsi yung bibili ko. Uh-huh. Inilagay mo yun. Bakit magsalita ka? Bibili ako sa iyo ng isang Pepsi. Wala. Di ba meron mang ganun? Wala. Ilagay mo yung 2 real mo. Bumagsak yung Pepsi. Malis ka na. Wala nangyaring? Ijabul kabul. Wala. Merong ijabul kabul doon. Pero action by action. Walang kaulia. Wala lang? Salita. So yun ang tawag nila doon is ito yung sigat pelia. Sigat pelia, ibig sabihin sa Arab, English, a contract formed by action or conduct. Nangyari yung kontrata natin sa pamamagitan lamang ng gawa. Kilos. Walang kan. Minsan pa nga, taxi driver, nakasulat dito, atawag dun, sino pa yung galing sa inyo sa Saudi? Diba, merong everything is 5 real. May nakita kayo ng 5 real? Bigla ka nalang kumuha ng item. Inilegal mo yung 5 real. Hindi mo na sinabi doon sa kan. Umalis ka na. O di kayo may tubig. 1 real. Nilagay mo lang yung kan. Umalis ka na. Pinakita mo lang. O di kahit dito sa mga kan. Kumuha ka ng kubus. Na, habang nagtitina siya, kumuha mo yung kubus. Binit-bit mo. Binigay mo yung pera. Wala na kayong usapin. No? Pagkakuha niya nung nakita niya na kubus yung binili mo. Na nagkakala ka ng rin. Binigay mo yung pera. Wala kayong salita. Hindi ka nagsalita, no? Di ba? Walang salita. So, ano yun? Yun ang tawag nila doon is by conduct by sailing. Kung tatawag doon, contract form by action or conduct. So, wikang Arabic, tinawag ito na bay'ul mu'atad. Ngayon, punta naman tayo sa condition of sales. Conditions of sales. Sales, ito yung condition of sales o di kaya ay condition ng pagbebenta. So, kailangan merong condition. Hindi magaganap ang bentahan kung walang condition. Kailangan magawa yung condition. Itong condition nito, kasi meron dalawang condition, ha? Condition of sales na ang batas ng Islam ang naglagay. Condition of sales na ang batas ang tao naglagay sa pagitan ng dalawang nagbebenta. Kung yun ito, may medyo sensitibo, ha? Ang wikang Arabic nun, para dagdag kaalaman, is surutul bay wa surutum pil bay. Surutul bay, condition of sales, ang batas ng Islam naglagay doon ng condition. Ito namang condition na ang naglagay is yung dalawang nagbenta. Surutum pil bay atawag doon. Dalawang kwan. Pwede po yun. Halimbawa, pupunta tayo sa ang dalawang taong naglagay. Bro, bibilin ko yung sasakyan mo, pero sa condition, dalhin mo dito sa akin. Di ba, condition ko yung dalhin mo dito. Okay, bro, bibili ako ng sasakyan, pero sa condition na ang bibilin ko sa'yo, kulay puti. Di ba, condition yun? Condition yung dalawa, hindi yun, wala yung kasama sa, ang naglagay ng condition is yung
batas ng kan ang Islam, kundi sa inyong dalawa. Yung condition na yun sa inyong dalawa, as long as walang nalalabag sa Islam, ipinaintulot mo yun. Pero ito namang condition na ang batas ng Islam ang naglagay, kung nilabag mo ang isa dito, is magiging yun, hindi magiging legal ang ang beta. Okay, dito tayo sa condition condition of sales, na kung saan ang batas ng Islam ang naglagay ng condition. Una, condition of sales is yung tinatawag nilang at-taradi minal aqidain sa wikang Arabic, na in English have a mutual consent between the two parties. Mutual consent ibig sabihin nagkasundo sila. Tawag doon yung sumang-ayon. May benta ko sa iyo, hindi ako napipilitan. Yung ibibenta mo, hindi napipilitan yung kung pa ngayon benta mo yan, pero nakatutok sa iyo yung kan. 45. Ay, sorry, no, meron ka. No. Kung baga naanakon ka, napersado kayo, wala kang magawa, kundi ipenta sa kanya kasi. So, bawal yun sa Islam. Kailangan merong tinatawag na mutual consent. Talagang, bibenta ko sa iyo ganyan, bukan sa akin kalaw. Yung bibili rin, binili niya na may mutual consent. Total consent. May talagang gusto niya yung bilhin yun. Hindi rin siya napilitin na bilhin yung bagay na yun. So, anumang, kahit anumang uri ng pagpipilit. Okay, so, ngunit, itong pagpipikwan na to, maaring may legal din na benta na sa pilitan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya is, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Maliban na lamang kung ito ay pamamagitan ng pakikipag kalakalan na merong consent. Kung kayo nagbebenta ng kanin, kailangan may consent. Okay. So isang hadith naman, sinabi ng propeta, sabi niya, innamal bayu an taradin. Katunayan, ang tanging bentahan ay merong mutual consent. Hindi po pwedeng ibenta ang isang bagay na walang mutual consent. Walang napipilitan ng bawat isa. Okay. Kukuha na lang ako dito ng exemption niya. Pwedeng maging legal ang isang bagay na pilitan sa maring dalawang condition. Unang-una sa utang. Bro, nagbentahan tayo sa pamamagitan ng utang. So, babayaran mo siya kunwari 3 months. Pagdating ng 3 months, hindi mo binayaran. Binigyan pa kita ng palugit, hindi mo pa rin binayaran. Ngayon, pwede kitang isumbong sa husgado. Ang husgado, hindi niya papabawal ang bisa yung karapatan mo yung pera na yun eh. Hindi naman pwede, ayun, bayaan mo na, bigay mo na. No. Karapatan mo yun, pwede mo makuha. So, gagawin, bakit hindi mo binayaran? Wala akong pera. Ibenta mo yung sakyan mo para matawag doon mabayaran mo. Di ba napilitan siyang ibenta? Yung pagpilit na yung rights yun. Kahit napilitan siya, rights yung pagbenta na yun. Counted yun. Kahit napilitan. Di ba ang usapin natin, kailangan ang bentahan ay ano? Merong taradi, yung tinatawag mutual. Yun, wala na. Wala nang consent doon. Sa ayaw mo at sa gusto, sabi ng court, kung hindi mo, ang court ang hawak nun. At siya yung magbibenta. So, kailangan mong ibenta para mabayaran. Yung rights kasi nung kwan, hindi mo pwede kwan yan. Pangalawa, ganun din, parang kwan din, utang din. Pero, hindi siya utang kung di, kwan lang siya, guarantor, yung pera na yun. Ito, umuta ko sa 100,000, ito yung guarantor. So, kapag hindi ka mabayaran yun, ibibenta natin ito. So, sa ayaw mo man sa gusto, kung ang inibakuan mo, inigarantor mo lupa, ibenta natin yung lupa. Kung sumobra yung halaga ng lupa, ibabalik sa may-ari nito. Pag kulang, meron pa siyang balas doon sa utang. Hindi na mo pwede, ibigay ko na yung lupa ko, nakabayad ako nung. Kailangan, inutang mo, 100,000, ibenta lang pala yung lupa, 50,000. So, meron ka pang balance. Pero kung nabenta ng 200,000, ibabalik sa iyong tawag doon? Hindi yung sobra nung benta. Sobrang pera. So, ganun ka sports sa Islam. So, kuhanan nyo, pupwede yung mapilitan sa ganung bagay. Pangalawa, ang dalawang contracting parties is merong legal na capacity o na pumasok sa contract. Competent yung
pumasok sa contract. Ang tawag nila doon is Ya Isun Tasarruf. Meron siyang kakayahan na pumasok sa contract. Anong ibig sabihin na may kakayahan? Siyempre, may tamang pag-iisip. Hindi, o di kaya ay yung bata is na, nakakaunaw na, malaki na. Hindi po pwede, halimbawa, yung bata, namatay yung magulang nun, na tawag nun, na namana niya yung milyong-milyong pera. Masyaallah. Halika, boy, bilhin ko dalang yung Mercedes mo ng 20 real. So, hindi po pwede yun. Yung bentana yun is invalid yun. Kasi yung bata, walang alam doon sa halaga ng pepenta. Hindi siya, wala siyang legal na capacity, hindi siya competent para pumasok sa kontrata. So ito yung tinatawag nilang have a legal capacity and competency to enter into a contract. So kailangan, meron siyang? Saan po na siya? Hindi siya bata, pero wala rin siyang alam doon. Ganun din. Okay. Dalawa. Una ko lang binanggit is bata. Pangalawa, kulang ng kaisipan. Kulang ng kaisipan, hindi rin po pwede. Pangatlo, yung meron namang kaisipan pero yung sobrang waldas ng pera. Safi ang tawag nila doon. So dito, ngayon ang tanong, sino mong bibenta kung ganun? So magtatalaga ang judge. Pag ganito ng kalaking bagay, magtatalaga ang judge na bilang may tamang pag-isip na siya yung magbebenta in behalf sa mga tatlong uri ng tao na ito. Hindi po pwede magbenta yung bata, hindi po pwede magbenta yung kulang sa kaisipan o di kayong walang tawag doon, walang alam. Yun, magtatalaga yung chance. Okay. Except lamang, brother, na kahit bata, ipinaintulot sa isang bagay lamang. Ano po yun? Bagay na hindi masyadong mga mamahalin na bagay. Halimbawa, anak, bumili ka nga doon ng kubos. Di ba? Yung bata, tumakbo na, pumili ng kubos. So, yung pamimili na doon is one yun, counted yun. Bakit? Kasi kubos, maliit na bagay lamang. Kung baga yun, napapatawad yun. Sir, meron ba siyang specific na halaga para ma-counted yung bata na bumili? Ang specific na halaga, babalikan natin kung ano yung or ng bansa. Kung ang isang bagay is mamahalin na hindi po pwedeng gagawin maliban sa may tamang pag-iisip, yun na. Pero kung mga maliliit lamang na bagay, inutusan mo, bumili ka ng isda doon, alam naman ako ito, 30, 50 pesos lamang. So kapag nalugi yung 50 pesos na yun, hindi masakit. Pero kung ang usapin is hundreds of thousands, di ba masakit yung niloko yung bata kasi sinamantala yung pagiging musmus niya. Eh, 1,000 lang siya, manan-manan na yun. So yun, kaya dito, hindi ito talaga po pwedeng, kailangan merong legal capacity yung both contracting parties. Kahit nga ikaw, brother, kung may matindi na yung usapin, minsan nga, kumukuha pa nga ng abogado eh. Kahit ako, alimbawa, hindi ko naunawaan yung... Minsan kasi may kontrata na, bumili lang ako ng isang bahay, bro. Ang laman ng kontrata namin, 1,000 pages. Meron kayo nakita ganun? Bumili ka ng isang mansion. Ang nakalagay doon sa mismo galing sa bangko, yung tinignan mo yung page ng kontrata, umabot ng 300 pages, 400. Bakit ganun na karami? Eh, di ba? Sinulat doon ganito, ganito. Pag nabili mo na to, wala nang no return exchange. Pag nabili mo na to, ganito. Ililipat na sa'yo ganito. Di ba mayroon mga ganun, no? Okay. Pag ganun na matinding kontrata na may, pati yung bibili, mahirapan, pwede siyang kumuha ng tao na magpaintindi sa kanya. Eh, how much more yung mga bata na walang kabuang-buang sa bagay na yan? So, kailangan yung papasok sa kontrata, yung merong legal capacity. Pero mga simple lamang na kontrata, katulad ng pamimili ng sapatos, ikaw, hindi mo na kailangan kumuha pa ng attorney. Samahan mo ka, attorney. Bibili ko yung sapatos. Yung bayad mo sa attorney. Pero yung mga bagay lang ng mga maliliit, kahit yung bata, kaya niya, kahit tayo matanda, kaya na natin. Pero yung mga bagay na, kala yung, halimbawa, kung bibili ka ng kumpanya, ayan, hindi na basta-basta yan. Bibili ka ng mga bagay na mamahalin, iba na ang kondisyon dun eh. Kahit nga, yung sasakyan, all, pwede pa. Bibili ka ng sasakyan na, kung lang, yung tawag dun, mga normal lang, punta ka lang sa mitras, okay na yun. Pero pag sa Pilipinas, yung mga malaking bagay na, ay, kailangan mo nang merong legal capacity, competent. Okay, mga brother, dahil ang oras lang natin hanggang Adan,
So inshallah ipapatuloy na lang po natin sa mga susunod, no? We hope na ang naibigay ko sa inyo ay nagbigay pakinabang sa ating lahat, no? Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum.